Hello mga mothers, ngayon i-share ko po sa inyo yung gagawin ko po kung paano po ako na kakatipid sa ulam namin sa araw-araw. Ngayon po, bumili po ako ng isda, tilapia, bumpag. Dati po nung wala pong pandemic sa dito po sa amin sa Davao, bumibili po ako sa bangkirohan, mas sa palengke, dahil mas makakales po ako ng presyo kapag dun po ako mamimili at mas marami pa po ako mabibili. Pero ngayon po sa pandemic na to, nakakatakot pong maglabas sa maraming tao or pumunta sa maraming tao. Kaya namili po ako ng isda, karne, at saka nag-grocery po ako sa Lats. Pero minsan po kapag wala na talagang kaulam-ulam, minsan po dyan lang po ako sa taas ng subdivision namin sa may Talipapa. Dun lang po ako bumibili yung pagkain lang namin sa araw na yun, nakakainin lang po na. Pero po, ito po ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po ako nakakabudget ng pagkain namin sa araw-araw. Para magkameron din po kayo ng idea at matulungan ko po kayo kung ano po yung dapat nyo rin gawin para makatipid po tayo sa pang-araw-araw nating mga gastusin at sa ulam natin araw-araw, mabudget natin yung ating kakainin. Tuturo ko po, ito po, nang bili pa ako ng isda na tilapia. Ang isang kilo po ng tilapia sa Lats, Kabantian, ang price po niya is 140 po ang kilo sa Lats. Ang bili ko po ang 10 piraso po na binili ko ay 276.39 ang bili ko, 10 pieces. 10 pieces po ang isda na bili ko, gawa ng sa isang plastic po ang ginagawa ko. Dahil apat kami sa bahay, tigigisang isda lang kami. Yun po ang inilalagay ko sa plastic. Para po isang kuhan ko lang pag nagluluto ako. Nilinis ko na po yan. Isa pong tips para tipid rin kayo sa oil, alisin nyo na po yung parte ng buntot, yung dito sa gilid, both side. Inaalis ko na po yan para hindi po masyado rin sa magasto sa oil. Isa pa, para makales ka din ng space sa paglalagay mo, pagpiprito mo. Ganun po yung ginagawa ko. Then, ilalagay ko po yung apat na piraso sa isang plastic. Pili po kayo ng plastic na ganito. Para pagkuha nyo lang sa rep, isang kuhaan lang, isang lutuan. Hindi po siya makakontaminated ng bacteria kasi po pag labas-pasok po sa rep ang pagkain, madali po makontaminated ng bacteria. Ngayon po, nakadalawang plastic lang ako. Bawat sa isang plastic po is apat. Apat na piraso sa isang plastic, di nakadalawang plastic po ako. Ngayon may natira po akong dalawa. Kaya po 10 pieces yung binili ko na tilapia. Para po yung dalawang piraso is kung gusto po naming magsabaw, pwede rin namin sa gulay, pang gisa-gisa sa gulay. Yun yung pong purpose ko, kaya nagpasobra po ako ng dalawang pirasong tilapia.
Kapag po nilalagay natin sa plastic na ganito, pwede naman po sa Tupperware, pero yung pong amin tangref, medyo maliit lang po, kaya sa plastiko na lang po nilalagay. Meron din naman pong mga Tupperware na maliliit, pero hindi naman po kasya. Depende po sa isda na bibili nyo. Meron pong isdang malalaki. Ang ginagawa ko po, hinahati ko po talaga yun sa dalawa, minsan sa tatlo pa. And then, dinidivide ko po yan kung ilan lang yung gustong kainin ng mga anak ko, ng asawa ko. Tatanungin ko po sila kung ilan yung pirasong gusto nilang kainin na isda para hindi po nasasayang yung pagkain. Dahil pag nagsobra po, ilalagay na naman sa rep. Pag nagsobra ka ng luto, and then, yung iba naman, di na rin kinakain pag na kinabukasan na yung pagkain nila. Pag yun na naman ulit yung kakainin kinabukasan. Ngayon, na-divide ko na po sa tatlo yung tilapia. Mamaya po, ilalagay natin siya sa rep. Ngayon po, nagbili rin po ako ng danggit. Pero ang tawag po nito sa Luzon ay balawis. Yun po ang alam ko nung bata po ako, balawis. Pero dito po sa Bisaya, ang tawag po nila dito is danggit. Sa atin po, kapag sa Tagalog is balawis. Ang kilo po ng danggit, nabili ko din po to sa Lats, is 255 po ang kilo. Ang 10 piraso po is 386.58 po. Ngayon, ganun din po yung gagawin natin. I-divide ko din po sa 4-4 paglalagay sa plastic para makalas po ulit tayo na makatipid po tayo sa mga kakainin. And then, tatanungin ko ulit sila kung ilan yung gusto nila. Pero more on po, tinigisang isda lang kami pag kami magluto po. Dahil sinasamahan ko po ng gulay para makatipid po tayo sa mga gastusin. At lalo na po sa pagkain. Same din po siya ng ginawa ko sa tilapia. Hinati ko lang din po. Divide ko po sa tatlo. May natira po akong 2 piraso. Nilagay ko po sa isang plastic para po yun sa panggulay-gulay. Kapag gusto po namin magulay, kapag gusto po namin magprito lamang, ito lang po na isang 4 piraso. Pagigisa po kami 4. Ngayon, dito naman po tayo sa karneng baboy. Ang ginagawa ko po sa karne po ng baboy, paglalagay ko po sa plastic, niwa 1/4 ko po siya. Or magbibilang lang po kayo pag halimbawa ganito po, pang adobo cut. Dinidivide-divide ko lang din po, halimbawa po, gaya nito, 2. Iwa 1/4 ko lang po siya, ilalagay ko po sa isang plastic. Tingnan po natin kung makakailan po ako sa kilo ng... Ang kilo po ng baboy na liyempo, 320 po, binili ko po sa Lats. Almost 1,556 kg po siya, 497.92 po. Ngayon, i-divide-divide ko po siya sa 1/4. Bakit po ko dinidivide sa 1/4? Dahil po, pag luluto po, hindi po naman halos nauubos din yung pagkain, halos 4 kami, para po nga tayo makatipid. Minsan po, gigisa lang sa gulay, or para po pagkuha, pag magluluto, isang kuhaan lang, para hindi siya masyadong makaano ng budgeting. Kailangan mabudget ng natin yung pagkain natin, nakakainin natin, lalo na sa pandemic ngayon dahil sa hirap ng buhay.
Ang hirap kumita ng pera, mahirap maghanap buhay. Kaya, yun po yung dapat natin gawin ngayon. Tipid-tipid po and then budgeting po, lalo na po sa pagkain dahil mas magastos po yung pagkain sa araw-araw. Yun po yung napapansin ko. Sa pang-araw-araw po, malaki yung gastusin natin. Kaya tayo, mga mothers, kailangan po natin mag-budget, lalo na po sa pagkain dahil mas magastos po yung pagkain sa araw-araw. Ngayon, titingnan po natin kung ilang piraso po ang malalagay ko sa one coil, ilalagay ko po sa plastic, kung ilang piraso ang mababudget ko sa paglalagay sa plastic. Ngayon, na-divide ko po yung karne na adobo cut. Sa bawat isa pong plastic is 10 pieces siya. Ngayon, ilan po yung nagawa ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na balot po yung nagawa ko sa isang plastic is 10 pieces. Yeah. Marami na po tayong madidivide na pagkain ito araw-araw. Mababudget po natin ang pagluluto siya. Ngayon, tatabi po natin. Ngayon, ang gagawin naman po natin is giniling na karne. Ganon din po yung ginagawa ko. Niwa 1/4, 1/4 ko din po. Bawat po isang plastic. Tingnan po natin kung makakailan ako sa isang na, sa giniling na karne. Ang giniling na karne po, ang bili ko po, ang kilo po sa lots ay 290. Almost 0.896 kg po siya. 259.84 po yung halos na bili ko doon sa giniling na karne o ground pork. Ngayon, ang nagawa ko po sa bawat isang plastic na 1/4, 1/4 is 5 na balot. 2, 3, 4, 5. Ngayon, sa manok naman po tayo pupunta. Ganun din po yung ginagawa ko. Sa bawat piraso po ng manok, ito po ay hindi ko na po nabili sa Lats dahil wala po silang manok. Nabili ko po to sa NCCC. Yung pong Lats is maliit lang po siya ng mall na medyo mura po ang mga bilihin doon. And then, ito pong manok na karne, nabili ko na po siya sa NCCC mall po dahil wala po silang manok sa Lats. Ngayon, i-divide-divide din po natin siya sa mga ilang piraso. Titingnan po natin kung ilang pieces ito yung magagawa. Ang ginagawa ko po sa manok is ganun din po yung ginagawa ko. Yung nahati-hati ko rin po siya bagay-lagay sa plastic. Ito pong ginawa ko sa bawat isang plastic is 5 pieces. Dahil mas gusto po ng mga anak ko itong manok, gawa ng mas gusto nila lutuin ng fried chicken, tinola, yun lang yung gusto nila. Mostly po talaga mas sila yung tinatanong ko kung ano yung gusto nilang pagkain. Dahil kami namang mag-asawa, kahit anong luto ng ulam or ano yung pagkain, walang problema sa amin. Mas sinusunod ko po yung mga anak ko sa pagkain para wala ding masayang na pagkain. Pagka ganito po, ganito kaliliit, 5 pieces po yung nilalagay ko sa isang plastic. Ang problema ko lang ngayon is hindi ko po nakita yung price sa NCCC. Hindi ko makita yung resibo. Alam kong ilang kilo ba yung nabili ko. Nalimutan ko na hindi ko na makita yung resibo niya. And then yung nagawa ko po na 5 pieces sa bawat isang plastic is 1, 2, 4 na balot po sa isang plastic. Ngayon, ang i-divide naman po natin sa bawat plastic
ay ang hotdog. Ang binibili ko pong hotdog, depende po kung alin po yung gusto ng dalawang anak ko na hotdog. Pero karamihan po is ito po yung lagi kong binibili na hotdog. Isang balot po yung binibili ko para pang matagalan mo po na ulam sa araw-araw at madali yung ulam nila ng breakfast. Ang isang balot po na star, isang balot nito sa lots na bili ko ay 168.65. 1 kilo po siya. Medyo mura-mura po siya ng konti kumpara dun sa ibang mga hotdog na may mga brand-brand. Ngayon po, ang nagawa ko po sa 1 kg na hotdog ay sa isang balot po is ang nilalagay ko po 6 pieces. Ngayon, ang nagawa ko po sa na ilang balot, 4 na balot po sa bawat isang plastic. Pero po, may sobra po na isa. Kaya, sa isang balot is 7. Ang gagawin nyo po sa pagluluto ng hotdog para maka budget ulit tayo sa pagkain. Pag magpiprito po kayo ng hotdog, hahatiin nyo po itong hotdog ng bilog-bilog para makales kayo. Ginagawa ko po siyang ganyan. Ganito po. Binibilog-bilog ko po siya pagpiprito para maraming makain. Pag hinati mo ang isang hotdog, ilang peraso na yun sa bawat bilog-bilog, diba? 6 na peraso din sa bilog-bilog. Yan po ang pagluluto. Tipid mother tips. Ngayon, bibilangin natin yung ating mga nagawa para malaman natin kung ilang araw nating ulam ang ating mga binalot-balot na mga ulam for tipid tips mother. Ang balawis or danggit is 1, 2, 3. Tatlong balot. Sa bawat isang balot ay 2 na 4 na piraso. And then may natira na 2. Tatlong balot. Pang 3 days na natin yung ulam. Then tilapia, 1, 2, 3. O, 3 days ulit na ulam. Giniling, 1, 2, 3, 4, 5. 5 days nating ulam. Yempo, pang adobo ka, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces, 6 days nating ulam. Ang manok, 1, 2, 3, 4. 4 na araw na ulam. Hotdog, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces. Depende na po sa inyo yan kung paano po kayo didiskarte ng pang-ulam na sa mga balot-balot na yan. Kung i-alternate nyo kung ano yung mga gusto nyo gawin. Ang ginagawa ko po is, yung iba, ginigisa ko po sa gulay, nimimix ko sa gulay, ginagawan ko ng paraan. Dahil sa panahon po talaga ngayon, kailangan po nating magtipid sa ulam. Dahil mas magastos po ang ulam sa araw-araw. At lagi po yung iniisip ng mga mothers dyan, ano na naman yung ating uulamin sa lunch, dinner, breakfast. Yan po yung lagi kong iniisip sa araw-araw dahil meron po akong 2 kids. Ngayon din yung lagi nilang tinatanong, anong ulam?
anong ulam palagi. Kaya ito po ay ginawa ko lang para po makatulong sa mga mothers na gusto po makatipid, magkameron po kayo ng idea kung paano nyo po madidivide yung pagkain ninyo sa araw-araw. Salamat po sa inyo ng marami. Ito naman pong tips na i-share ko po sa inyo. Ito po ay para sa mga prutas, para po sa space, paglalagay sa ref, hindi po masyadong sikip-sikip or hindi maayos paglalagay sa ref. Ginanito ko po yung watermelon or pakwan. Bili po kayo ng Tupperware na ganito. Mura lang naman po ito. Para maayos nyo pong mailagay yung mga prutas, pwede rin po ito sa karne, sa mga sa manok, sa giniling, pwede rin po ito yung lagayan nyo. Pero sa akin po, maliit po tayong ref ko, yung freezer sa taas. Kaya po, ang nilalagyan ko ng pangkarne, manok, at isda ay yung plastic na pang half kilo. Ito po ang nilalagyan ko pag prutas. Bumibili po ako ng ganitong Tupperware na plastic. Dahil mas mura po ito. Ginaganito ko na po siya. Nilalagay ko sa ganitong lalagyan. Para isang kuhaan, isang kain. Watermelon po. And then, tasting kamas. Pomelo. Dalawang yung pomelo na nagawa ko. Yan po yung ginagawa ko. Ilalagay natin. Ilalagay po natin sa rep. Ngayon, ipapakita ko po kung paano po ang arrangement ng paglalagay ko sa rep. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung organize ko sa rep. Dahil maliit po yung ref namin, ganyan po yung arrangement ko. Sa half kilo na plastic, ganyan, isda, pork, sa taas po manok, tsaka hotdog. Ayan po yung mga arrangement ko sa ref namin. Para less space, di masyadong magulo ang ref. Ayan. Ito po yung gulay. Yung gulay. Ito po yung, yan po yung mga putas. Tapos yung the rest is yung mga kung ano pang pagkain na mga nilagay namin sa paper. Yan. Yan po yung arrangement ng ref namin. At pinakamaganda po na i-share ko din sa inyo, yung pong di pa nakakabili ng ref or gustong bumili pa ng ref sa mga mother, ang bilhin nyo po ay yung Samsung Digital Inverter. Ang pinakamaganda po dito sa digital inverter na ref na nakuha namin is hindi po siya nag-aay sa loob. Madali po siyang linisin, hindi na po siya kailangan i-frozen. Ah, hindi na po siya kailangan i-defrost, sorry. Hindi na po siya kailangan i-defrost, hindi po gaya ng mga ref na nabili po namin dati. And then ito po, lalagay nyo lang siya ng water. Lalagay nyo dito, and then pag nag-ice na siya, ganun nyo lang para mapuno itong box na to. Itong ice box. Yan po ang Samsung inverter ref. Ito po yung baba. Ang pinakamaganda pa po dito sa ref na to is tipid kuryente. Meron po siyang 10 years warranty. Hindi po siya kas naming nabili. Installment po. Nakuha po namin siya sa Imperial dito po sa Davao City. Ako po pag
nagdadalawang isip yung asawa kung uuwi siyang maaga for hindi. Hindi ko po siya sinasahog sa pag-aming pagkain. Hindi ko siya sinasali para walang maksi ang pagkain. Kaya pag hindi siya nag-message na hindi siya, na dito siya kakain, hindi ko siya talaga pinapagluto. Dahil pag pinagluto mo, sasabay mo sa yung pagluluto for dinner, tapos hindi naman dito kakain. Di may naaksaya ka na kaagad na ulam. Sayang, lalo na sa panahon ngayon, ang dami nagugutom. Kaya isang tipid tips yun sa mga mother. Tanungin niyo yung mga asawa niyo kung uuwi ba ng maaga, dito kakain sa bahay. Kung hindi, wag niyo na isabay pagluluto. Wag niyo nang isali sa pagkain niyo for dinner nang walang maaksaya ang pagkain. Isang mother tips yun. Sa mga may mga asawa, sa may mga boyfriend, girlfriend, kahit pa kapatid, pag alam nyo hindi na dun kakain, eh huwag nyo na isama or isabay or ipagluto para walang maaksaya ang pagkain. And then, dun naman sa mga asawa, babae man or lalaki, mag-message kayo or tawag kayo, di ako dyan kakain. Para makatipid, number one, sa pagkain, walang maaksayang pagkain. Salamat!